Greetings po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong lingkod sa Attorney Ruelio Wong ng Batas Pinoy. Sa mga subscribers, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. Sa mga baguhan pa lang po, ay paki-share, like at i-click na lang ninyo ang notification bell upang sa ganun ang inyong mga kababayan, kaibigan, kamag-anak ay magkaroon din ng pagkakataon na matuto o may malalaman sa mga pinag-usapan natin ng ating programa. Ang ating pong tatalakayin ngayon, at ito po'y madalas kong natatanggap ng mga katanungan, kung ano ba o magkano ba ang gagastusin pag magpatitulo ng lupa at pagpasurvey nito. At kadalasan po ay hindi po natin ito masasagot ng straightforward na answer. Dahil marami pong dynamics, marami pong factors na nakaapekto sa katanungan kung magkanong gagastusin sa pagpatitulo at pagpasurvey ng lupa. Una po, aalamin muna natin kung ano bang status ng pagpatitulo ang nasa isip ninyo. Kung ang lupa ay may titulo na, at nagkaroon lang po ito ng simpleng bilihan, okay? Ay hindi po malaki masyado ang gastos dyan. Kasi ang gagawin niya lang po, ay magbalakas lang po ng deed of sale, at kung wala naman pong itsatsap-tsapin, sapat na yung existing na title, sapat na po yung tax, nakalagay ng mga technical description sa inyong deed of sale o sa donation man ito, at ito po ay ililipat na lang doon sa bagong may-ari. So sa ganito po, dahil may titulo na, hindi po, maaari hindi na nga kayo gagastos dito sa pagpa-survey. Okay? Kasi meron na pong existing na titulo. Okay? Ang medyo magastos lang po yan kung magpatitulo kayo at mag-uumpisa kayo sa simula. Ibig sabihin, wala pa talagang titulo, wala pa itong original certificate of title. Baga, talagang magsisimula pa lang kayo. Kasi dito po, kailangan ninyo muna ang bukod sa, siyempre magre-research po kayo. Maaaring gamitin ninyo ang isang lawyer o ang isang may kaalaman na, no, tungkol sa mga transaksyon, kung ano ba yung condition o classification ng lupa. But assuming po na yung lupa ay considered na alienable at saka disposable land of public domain, ibig sabihin pwede itong capable of private ownership, ang pagpatitulo po, kailangan magkaroon muna kayo ng survey. Say, you have to hire a geodetic engineer or licensed surveyor para makapaggawa po siya ng subdivision at saka lot plan at saka with tracing cloth plan. Kasi po, ang mga ito ay ginagamit po yan sa pag-apply natin ng pagpatitulo. Okay? And then, there are two kinds of title. Assuming po, no, na wala pa talagang titulo. We're talking here of the original na registration pa lang po. Okay? There are two kinds, okay, sa pagpatitulo ng lupa. One is through administrative method. Pag sinabi natin administrative method, ito po ay hindi na dadaan sa korte. Ito po ay maaaring diretso na doon sa administrative body na may kapangyarihan ng bibigay ng certificate of title. Ito po ay through the Land Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. So usually po binibigay po nila yung tinatawag nating pre-patent certificate. Okay? So, pag pre-patent po, dahil hindi na ito dadaan sa korte, that means lesser po ang gastos nito dahil you need not engage the services of a lawyer to represent you in a judicial proceedings for the registration of the property para po magkaroon kayo ng titulo. So, mas menos po ito. Okay? Yung medyo malaki po ay yung tinatawag natin judicial proceedings. Dalawang klase po ito, no?
meron tinatawag nating ordinary judicial proceedings sa pamagitan ng pag-file ng petition sa korte. Meron namang tinatawag nating cadastral proceedings. Sa korte rin po ito. So, either both of them, pag sinabing judicial, kailangan po ang professional services ng lawyer. Kasi po, magpapile po siya ng mga kaakibat ng mga petition sa korte, and these are usually technical in nature. So, in other words, aside from the magpasorbi kayo, kailangan din ninyo ang services ng lawyer. Kaya medyo, sa ganitong aspeto, medyo may kalakihan po ang inyong magagastos. Depende po yan, again, kung ano yung purpose ninyo, kung saan ba kayo pupunta, administrative method or judicial method. Ngayon, ito po, magkano ba ang magagastos? Ayan. Alam po niyo, wala pong mahirap po magbigay ng exact amount or ball figures kung magkano magagastos. Una, if we're talking here of cost, una, pag-survey. Ang survey po, siyempre yung surveyor po ang gagawa niya, licensed surveyor. Ang professional fees ng licensed surveyor o geodetic engineer ay hindi po pare-pareho. Okay? At pangalawa, yung cost po ng survey would again depend on gaano kalaki yung lupang isa-survey. Siyempre, kung malaki po yung lupa, kung halimbawa we're talking here of 15, 20, or 30 hectares, abe ilang mahirap din mag-survey po niyan. It takes a while. At another, maaari yung terrain ng lupa ay mahirap pong marating dahil marami pong bundok, maraming mga bangin. So, ito po yung nagko-contribute din ng cost doon sa survey. Okay? O, yung lupa po ay maaring infested with informal settlers. Delikado. Takot pumunta yung surveyor doon dahil baka dumugin siya o yung kanyang safety or security ay makompromise naman. So, these are the things na makakaapekto doon sa cost ng survey. Okay? So, mahirap po. Another factors o dynamics na makapag-contribute doon sa cost ninyo is, halimbawa, kung ito ay nagkaroon na ng settlement of estate. Okay? So, may mother title. Okay? O maaring wala pang title. Kung may mother title po ito, ibig sabihin niyan, mag-partition, that means yung lupa na ipaparti, dapat magkaroon din ng subdivision and lot plan ng bawat isa. So, ito po ay another makapag-contribute po sa dagdag ng gastos. Okay? Pangalawa po, yung taxes po nito. Kung halimbawa, nagpalipat na nagkaroon ng bilihan o nagkaroon ng settlement of estate, napaliwanag na natin po yan na kung may mga babayaran po mga taxes po natin, katulad ng estate tax man yan, capital gains tax, documentary stamp tax, ito po fluid po ito. Kasi ang nakapix lang po dito, halimbawa, pag estate tax, 6% of the fair market or zonal value, whichever is higher. Ganun din po sa bilihan, capital gains tax, whichever is based on the fair market value or selling price or zonal value, whichever is higher. Again, hindi po lahat ng lugar ay pare-pareho po ng fair market value or zonal value. Kasi po, bawat lugar, bawat probinsya, bawat city, bawat municipality, nagkakaiba po yung kanilang value. Siyempre, merong prime property, meron namang industrial property, o maaari po ang classification ng lupa is agricultural, commercial, industrial, or mixed use. Ito po yung nakaka-apekto din sa market value or zonal value or selling price ng property. So, mahirap po talaga na mabigyan po kayo ng exact amount kung magkano po ang magagastos ninyo. The best that you can do is mag-research po kayo. Marami po mga land surveyor dyan sa inyong area, sa inyong community. Mag-canvas po kayo. Okay? Ngayon po, para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung cost ng survey normally, yung standard po based on sa aking mga karanasan, ay kung ang inyong ipapasurvey lamang po is less than mga 200 square meters lang po yan.
At ito po ay nasa city or nasa urban area or nasa isang munisipyo na hindi man mahirap yung terrain ng lupa. Walang problema sa security, walang problema sa access nito. Eh, siguro po mga ano yan, mga 25 to 35,000 ang range po ng mga sa surveyor po yun, no? Labas na po, paglabas po ng nandyan, eh, depende na po yan sa laki ng property, mahirap mapuntahan ito, no? O mayroong mga security risk. But nonetheless po, mag-canvas po kayo, okay, sa inyong community. Okay? At mag-research din po kayo. Magtanong po kayo sa mga sa inyong lawyer, sa mga real estate broker, licensed real estate broker, at sa mga accounting firm. Kasi more or less, sila po ay may karanasan na dito sa kanilang mga kliyente na maring makapag-share po sa inyo ng mga impormasyon ukol sa mga gastos sa pagpatitulo o pagpasurvey ng lupa. Hanggang dito na lang po mga kababayan at kulang po tayo sa oras. At sana po, ay wag po, paalala po, wag nyo pong maituring na isang legal opinion ng ating pinag-uusapan. Consider din po ito as pure and simple academic discussion dahil wala naman po tayong kakayahan upang mabusisi o ma-interview kayong mabuti, no? Upang makapagbigay tayo ng well-founded and well-informed information para sa inyong kahilingan o sa inyong guidance, no, sa ating usapin. Hanggang dito na lamang at maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli. God bless.